Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po muli, ako'y bibisita kay Tatay Efren upang kumustahin ang kanyang mata. Hapon po, Tatay Efren, kumusta po kayo? Ay, kumusta po yung operasyon nyo? Ano lang po, pausin po ang ano, yung paglilinaw niya, hindi higa. At least po yung panalangin natin na may gamitin ang Diyos na tao para kayo paoperahan, eh natugunan po ng ating Diyos, ano? Oo, sir. Nagkaroon ng katuparan yung panalangin natin dito, ano? Na kayo po ay naoperahan at ngayon ay naging tagumpay po yung opera sa inyo. Eh kumusta naman po? At least meron naman po kayo yatang nakikita, ala? Kunti hindi po yung ganap na malinaw. Ay, palilinawin niya ng Diyos, unti-unti lang. Opa, saka, alam niyo po, sa totoo lang, ito ba sabi na sa inyo na totoo, naalis pati yung paninigarili niyo po. Praise God! Paana. O, isipin po ninyo? Paana po, yung talaga, inalis po. Salamat sa Diyos. Hindi po ba, patago po minsan sa inyo. Oo. Pero ano po nakikita niyo po minsan? Ay, hindi ko naman kayo pwede pagbawalan kasi so, buhay niyo yan. Ako, paalala lang. Oo, ngayon, sa pagganyan-ganyan po buhay niyo, kalitan, sabi na lang yan, ay, baka, yung bago po kiraan, yung anong matak, hindi na po nangigal, hanggang po ngayon nila. Praise the Lord. Ibig sabihin, pag tumi mo sa puso niyo yung salita ng Diyos. At saka naisip ko, sayang para yung binibili. Oo nga. Tingnan mo, alimang 3 piraso, 15 pesos na yun. Oo. Hindi, araw-araw, nakakaipong kayo ng 15 pesos. Oo. Kung nagsasabi ko ako ng totoo, kasi nga yun sa bawat ano ninyo, pag-sira. Bible. Oo. Unti-unting, parang kahit hindi ninyo alam, nahihiya ko kayo. Sabi, salita ng salita, kasi hindi ko mo ginagawa. President, ibig sabihin talagang ang Diyos po nangusap sa inyo. Ay, naalis ko biglaan. Ay, sabi ng iba. Hindi kaya. No, hindi kaya. Ay, bigla. Narin ko talaga. Walang ngayon, wala na. Praise the Lord, ano naman pagkabuti ng Diyos. At least. Saka, totoo talaga po. Ano sabi sa akin, mahal? Tingnan mo, makatatlong ano ka lang. Yung kamura, 5 piso ba? Isa. Oo. Tatlo noon, 15. Oo. Sa, alam mo, pag pagka-umaga, 5. Oo. Tanghali, 5. Bago matulog, 5. Oo. O, 5 kanin, 45. 45, oo. Hmm. Diyos ko. Ay, ngayon, saka, yun, gawa niyo. Oo. Gawa pa nga ninyo, ang mga paliwanag, hindi lang umiinik noon. Ha? Pero, parang tumatama, nahihiya ako na. Salita ka ng kagong salata, pakinig naman ang pakinig, hindi ko man ginagawa. Oo. O ngayon, kung ginawa ko, maganda. Walang... Guminawa pakiramdam nyo ngayon? Hmm. Naanalis ko talaga. Praise the Lord. Ibig sabihin, talagang God, ang God po, si Lord, nangusap po sa inyo na sa ikabubuti ng inyong katawan. Kasi templo po ng Diyos yung katawan natin eh. Kaya, tsaka, basta, mahihiya ko na salita kayo ng salita. Tungkol sa ganyan, si Galino nga, hindi lang ko umiimik, pero totoo. Tinatamaan ka pala? Tinatamaan ako. Sa pag-anong gano'n, pag-anong gano'n, siguro mas, ano po. Ay, pakikinig. Na inihingi ko nga na magkaroon, ano yung mata ko. Eh, bawal yun na mag, ano, bigla akong inalis. Mula nung magpano ko, hanggang ngayon, hindi na ako nang gano'n. Kaya naman pala. Kaya naman, di ba? Kaya, sabi ng iba, hindi tayo maalis. Pag nasa puso mo pala ang pag-anong. Opo, kasi ano po, iba pong kumilos ang Diyos. Kasi ang puso po natin ang dinidiktahan eh. Na para bang kapag nakakarinig ka na hindi mo ginagawa, parang nahihiya ka, hindi mo alam. Ang Holy Spirit po nangungusap na sa puso nyo. Talaga. Na, basta nakukonsensya ko. Oo. Salita na, ikan. Dati-dati, unpa ko na ano, doon pa po, kaya na ano. Kala Tatay Jaime, ano? Na, babanggit mo ganyan, sa pamili. Oh. Pero nang, ano nga yun, siyempre, parang tumatang, tumitingin mo sa ano po. Puso nyo yung salita ng Diyos. Bigla, nilalis ko.
Maganda pala, amak mo. 45 ng 45, araw-araw. Pwede ang laking katibiran, yung 45, saving nyo na ngayon, ano po? Salamat po sa Diyos talaga. Na-convict pala kayo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng pagbabible study, ano po? Saka, ano, nakalis. Double blessing pa, malapit na pong ribbon cutting ito. Tapos yung bonus pa na tinatawag dito, pinagaling ka ng Panginoon, unti-unti ka nang nakakakita. Tuloy lang po ang pagbili ng gamot, pag-inom at gagaling po kayo niyan kasi naniniwala po ako na ang Diyos pinagpapagaling, ginamit ng Diyos yung doktor, naging matagumpay ang operasyon nyo. Wala namang gamot, ano lang yung, meron po yung pampatak. Oo, oh, yung pampatak lang. Pag nawala na po yan, magsabi lang po kayo at ibibili natin. Sasabihin ko kay Kuya Bal na maibili ka ng gamot. Ay, nakakaya mo na po. Hindi po, okay lang yan. Bahala po ko, pero gusto ng bahay ko. Mas nakakatakot na ang gas pagkay ko. Grabe na ito. Ay, obo, kayo nga pong may pinakamagandang bahay sa ngayon. Grabe na yung grabe. Grabe na ang gas dito. Sabi nga niya, isang yan, sabi ko, bahala po kayo. Hindi naman nagre-request na ganyan, basta ang sa akin lang. Naipagawa? Oo, na pagdating ng gaya ngayon, mga panahon ng tagbagyo. Hindi nga kami lilipat sa kabilang bahay, kapitbahay. Oo, kasi maganda na, ano? Kaya, ano? Ay, kumusta naman po si Jessica, tay? Hindi po, tinutulog sa kayong nanay. Dito na kayaan po natutulog. Kayaan niyo po matulog para makarecover. Nandiyan po si ano, si Jessica? Nandiyan po. Dito na lang itong tulog. Ako po na. Pagka ano, umalis kami, maano kami ni Kuya Bal, ay ma-vlog pa siya. Ako'y natutuwa po sa Panginoon kasi ang daming ginawang himalaan Diyos sa buhay niyo tayo. Unang-una, may nag-provide ng inyong pagpa-opera. Pangalawa, kayo pala ay nagsisigarilyo. Ayaw niya lang ipakita sa akin. Ba't kayo mahihiya sa akin? Mas nakakahiya kay Lord, di ba? Pero nabago kayo, ano po? Dahil sa Bible, ano? Diba, di umalis na kayo. Opo. Punta kayo doon kinanineng. Oo. Eh, hindi ko nga ako nakikita. Bigla, nagsinigal ko. Nagbosis ka. Yung ginanyan ko. Inuspeto rito ta. Nakakaya. Ayaw mo makita ko. Nakakaya. Sabi ko, pero kahit ano, na hindi ako nakita. Wala pa rin effective. Kasi hindi ko ginagawa. Oo, oh, hindi mo ginagawa. Eh, ngayon po talaga, ang inaamin ko. Kaya nga nakapagsalita ko sa inyo. Talagang, wala na. Alam mo, nakakagawa po sa Panginoon. Ano, ang Diyos kumikilos po siya sa napakarami kaparaan. Eh? Kaya, sipin po ninyo, hindi nyo akalain na ayaw. Akala nyo, hindi mawawala yung paninigarin ninyo. Ano? Pero gumawa ang kaparaan ng Diyos. Kung natatandaan nyo po yung si Mark. Oo. Saka yung TG dyan. Oo. Wala na nagsisigarin niya po ngayon. Oo? Kaya po, kailan lang naalis. Sipin niya, hindi ano? Hindi kayo nag-ano talaga, siguro ko lang po yan. Hindi ako, ano yung, gawa ko ng pinto-pinto pa, hindi talaga ito po nangyari sa akin. Kaya, kasi ka, ma-Bible, kayo. So, malaki na ito ito ng Bible study, kasi salita po ng Diyos yun eh. At ginamit po ng Diyos yung lugar na ito para kayo po'y makarinig ng Bible study. At salamat naman sa Diyos. Kasi hindi na sayang yung pagpapagal po ni Brother pa sa inyo. Nagbunga po. Kaya ako po'y natutuwa. Kasi ang laki ng pagbabago sa buhay niyo. Na ako nagulat pa na magsasabi kayo sa akin ng ganun. Sabi po kung totoo. Kasi nga, nang dahil sa inyo. Ganun. Totoo nga po yan. Galing kayo doon. Ewan ko dito kayo dumaan. Hindi saan dyan. Diba? Pumunta ko rin dyan. Nabusi siya dyan. Ah. Gaya na niyan ko na yung ano. Si Galileo, pinasay mo na. Ganyan ako. Ay, pero kaya. Eh, hindi na. Pinagmamalaki mo na talaga sa Diyos na binago ka na. Totoo naman. Papasalamat ka sa inyo. Papasalamat ka talaga sa inyo pong dalawa. Amen, amen. Ano lang po ako, instrumento lang po ako. Ako po'y ginagamit lang ng Diyos na instrumento para sa buhay niyo. Tagapangalaga po ako ng kaluluwa ba? Isa po kayo sa pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Oo nga, hayaan nyo na po. Ay, ang pangkong hindi mga dito. Oo. Kaya, kami, pumupunta rin pag-gabi. Sino?
dito, dito na kami natutulog. Oo, tama, yun para. Oo, dito na kayo para walang gulo. Ilagay na lang kayo sa pinsa likod pa si malamig yan. Mahal na po, pangalagaan nyo na lang yung bahay na pinagkatiwala sa inyo. Sabi ko nga po eh, huwag lang dati na yung pagpasok nyo, nakita nyo, mabuhangin na. Oh. Sabi ko, pagkano na, lagi natin lilinisin. Oh, ito po yung pagkakataon para makapagbigay kayo ng pasalamat kay Kuya Bal. Mahalay nyo, mapanood ni Kuya Bal ito. Ay, kaya nagpapasalamat talaga po Kuya Bal, kay Kuya Bal sa nangyayari. Dahil ka, kung hindi sa kanya, wala, sa kayong mga viewers, vloggers, lahat-lahat na, pati yung magtrabaho rito, mabibilis, at saka okay yung pagkagawa nila. Saka yung mga sponsor. Saka yung mga trabaho nito, sponsor, yung mga, yung mga nag-types. Ayun, yung mga ibang bansa, ibang bansa po para sa mga OFW. Oo, mga ganun po. Ang tumulong, ano po? Ayan po, ninyo makakarating po yan, maririnig po nila na sa pamamagitan nila na paggawa ang bahay mo, at the same time, doble-doble blessing po kasi dating kayo'y naninigalilyo, ngayon wala na talaga, asin wala na. Wala po talaga. Hindi ako magsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Kasi ay, doon nga sa sabi niyo, tinatamaan na ako, magsasinungaling pa ako, ay hindi pwede. Kaya lang, talaga totoo po yan, alis ko na. Amen. Maraming salamat po Tatay Ebren sa pagkakataong ito na muli tayo nagkausap. Nangungumusta lang ako sa kalagayan nyo, mata nyo na, na ipinag-pray natin na tubi ng Diyos na makarecover, maging successful yung inyong operation. At nakita ko naman parang naging successful naman. Okay, hindi po medyo, kanina po nga medyo nag-motion kayo. Oo. Nandito po na, baba, parang naaninag po na kayo. Praise the Lord na nakita. Saka yung pong TV, hindi may TV naman kami, yung makalumang TV ngayon. Opo. Ang nakita ko lang, puro puti na, wala nang kulay-kulay, nang ano nga po itong mata ko. May kulay pala ang blue, may kulay bro, may lahat ng kulay nandun pala. Ah, nakikita mo na. Unti-unti ko nga, no? Ayun, unti-unti na po yan, konting tiyagalan po. Oo, kaya po nga nung ganun, salamat ako. Oh, sige po tayo, marami po salamat. Sige, God bless po. Tayo po'y manalangin. Sige po. Panginoon, salamat po sa buhay ni Tatay Efren. Nagmumuli mo siya pinagaling at dalangin ko po, palakasin mo ang kanyang pisikal na katawan. Ipagkaloob mo po ang kompletong kagalingan ng kanyang mata upang magkaroon ng lubos-lubos na kagalingan. Salamat po sapagkat pinalaya mo siya sa gapos ng kaaway, sa bisyo ng paninigarilyo. Salamat po muli mo siyang pinalaya at sa oras na ito, akin pong dalangin patuloy kang mangusap sa buhay niya. Gamitin mo siyang mabuting halimbawa sa kanyang manugang si Eric, Panginoon, na may padama ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagbabago na nakalaya siya sa sumpa at bisyo ng sigarilyo. Salamat po. Yes. Ingatan mo po si Tatay. I speak healing as I lay my hands upon his head. Yes. Dalangin ko maranasan po niya ang kumpletong kagalingan. Amen. Amen. God bless po tayo. Salamat po nung napa. Salamat din po. Mayroon po ako ibibigay sa inyo kahit konti lang. Ano po yun? Salamat po. God bless. Sige po. Salamat po. Pasensyaan po ninyo. Kaya niyo po, pag malaki na po ang kika ni Brother Tahat, salamat po natin. Salamat po sa iyo. Minsan kayo may pasan-pasan ng ano. Ay, okay lang po yun. Trabaho po yun. Doon po ako masaya. Nakakatulong din naman po ako kahit na nagpapasan ako ng bigas. Ay, bibigay ko sa inyo. At least, ngayon, nakikita mo na ako. Kilala mo na si Brother Tahat. Ano? Saka, ano po pa na? Yung pag di na mula na rin. Ay, praise God. Matagal na ako talaga hindi ako minin. Oo. Yung sigaran yung talaga. Salamat. Praise God. Ang daming changes ni Tatay, friend. Glory to God. So, yan. So yan po, ang laki po ng pagbabago ni Tatay Efren. Paano po, God bless. Salamat po sa inyong pananood. See you. Jesus loves you. Salamat po sa mga sponsor, sa mga viewer, maging sa subscriber. God bless you po sa lahat. Huwag po natin kalimutan, suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang at si Edna Blan. At gayon din po kay Kalinga Prab. God bless you. See you.
Bye-bye.